enforces the unity of the church as the mystical body of Christ. Then, pangatlo po, ayan, removes filial sins and increases charity towards God and neighbor. So ito po yung sinasabi ko kanina. Ano po? Isa sa mga biyaya, graces, ng pagtanggap ng banal na Eucharistia, hindi na natin kailangan pumunta sa confession para malinis yung ating filial sin. Nalilinis yun ng Panginoon. Kasi nga, ang filial sin mga magagaan. Sa pamamagitan ng prayers, pamamagitan ng Eucharist, nalilinis yun. Itang-itan niyo po na yung tela, puting-puti. Ito po ba ang sarap gamitin ng puting tela? Amen po ba? Pero kung makikita mo may dumi or may stain, kung dadalaman mo siya gagamitin, amen po ba? Sino po dito madalas laman ng hotel? Kakatapay. Ayan. Yung mga madalas laman ng hotel, alam nyo, na kapag kayo towel na puting-puti ay merong lansyan, nagdadalaman mo siya gagamitin. Tama po ba? Tama po ba? Ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano. Kung hindi tayo nagiging ganap na malinis, hindi tayo nagiging ganap na kagamit-gamit para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So we should receive the Eucharist with proper disposition. Kailangan natin mag-confess ng ating mga mortal sins bago natin siya tanggapin. Kasi the rest, yung mga mortal sins, bilinisin niya natin siya. Matatawag niya. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Tanagin niyo yung katabi mo. Kailan ka mahuli ng confess? Kailan ka lang? Ano ba? First communion yung ba? Kailan ba nga natin nag-confess? Last 3 years ago? Kapatid, ang confession, kaya ako po ito paulit-ulit na sinasabi, hindi na dahil sa sacrament na kailangan natin nagagawin. Kundi, ang confession, the sacrament of reconciliation, ito'y pamamaraan para maging kayo ma-reunite kay Lord. Kasi nga, ang kasalanan ang nagsiseparate sa amin sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? As it was written in the Romans, ano po, sulat niya po sa sabagos sa mga taga-Roma, lahat tayo nagkakasala. Kahit sa mga adik, kahit pa ulit-ulit niya pinapakayan, ano po, ang confession, kahalagang ng confession, nagkakasala pa rin sa mga adik. Kasi hindi na ako kontento. Amen po ba? Pero hindi ako nakukontento na hindi lang ako perfecto. Ang nais ko, sa pagtayo ko, karapat-dapat ako. Kapatid, ito dapat maging prinsipyo natin. Nagkakasala man ako, tatayo ako para kay Kristo. Nagdadapa man ako, babaman ako para kay Kristo. Amen po ba? Kapatid, yung mga minsan pagkakasala natin, yan ang paulit-ulit na ipapaalala sa inyo sa tanas. Bakit? Kasi ayaw niya makapupunta sa kasalanan. Gusto niya maramdaman yung feeling ng Diyos. Ipaparami siya sa inyo, sobrang nahiya na lumapit sa panel para mag-confess at sabihin niyo kasalanan ko. Kasi nga ayaw nga niya sa tanas na mabalik ka kay Kristo. Pero kapag ikinumpes mo yung kapatid, lalaya ka. Masarap sa pakiramdam ng malaya. Amen po ba? Masarap sa pakiramdam ng malaya. Kita niyo po, nandito lang tayo sa makaw. Kung dumalaya tayo, pero hindi tayo makabalik sa Diyos. Yung iba, ilip na ilip na. Bantay na bantay yung galamay na. Kahit kailangan ikwalang iba, balik niya sa Pilipinas na pag-mintay. Dahil kasi hindi namin, hindi tayo tulad ng malaya. Ganun sa ating spiritual na buhay. Although nakakakintos tayo, nakakapagaling po tayo sa Panginoon. Pero kapag may mortal na kasalanan, hindi ka ganap na malaya. Hindi mo ma-enjoy ang lahat ng blessings na ilalaan sa iyo ng Panginoon. Kasi nga, may hadlang. Ang sabi po sa 1 John chapter 7, 1-7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Malinaw pong sinasabi na sa dugo ng Panginoong Jesus, nalinis tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Ito po ang pang-ilan na ba tayo? Ito pang-apat. Ayan. So another thing na ginagawa sa ating pagtanggap natin sa Eucharistia, it strengthens the recipient from great sins. Pinapatatag tayo. Tanungin mo kayong katabi mo, matatag ka na ba? Matatag ka na ba? Ano kaya ang sagot niya? Siguro. Siguro kailangan ko natin ng mas malinaw na konteksto. Tanungin mo ulit siya. Matatag ka na ba? Matatag ka na ba? Sa mga puso. Ano kaya ang sagot niya? Hindi pa. Weh. Matatag ko kayo sa mga puso or madali tayong mahulog.
sa mga kapso. It, isa ito sa magandang blessing and graces na tinatanggap natin kapag receive the Holy Eucharist. It strengthens us na labanan yung mga temptations. It strengthens us, pinapatatag tayo na i-refuse, i-resist yung mga great sins na maaari namin magawa. Bakit? Kasi nga si Kristo ang ating kalakasan. Amen po ba? Si Kristo ang ating kalakasan. Kapag umuho tayo ng kalakasan at katagal kay Kristo, wala kahit sino man ang kaya ng nababan sa iyo. Amen po ba? Magagawa mo, takaakal. Yung ulo ng diablo at sabihin mo na mayas ka sa buhay ko sa taras. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Ayan. So, ito po ang pangwali, no? Aside from strengthening us from the grave sins, it helps the recipient to avoid temptation and control concupiscence. Ano po? It helps us to resist temptation at tinutulungan tayo i-control yung concupiscence. Brad, ano ba yung concupiscence? Ano po? So, concupiscence, that is what defined with the Catholic Dictionary, concupiscence or una, strong sexual desire or lust. Pangalawa, the tendency of humans to sin. At ang pangatlo, strong inclination to do evil and violate the will of God. Ito po yung mababaw na kahulugan ng concupiscence. Nabadali natin yung mga kutuwa. Ang concupiscence, kapatid, ito'y isa sa bunga ng original sin ng gawa ng ating mga ancestors. Ni Eva ni Adan. Dahil wala na tayong original sin, yung originated sin ang nangibot sa akin. Yung bunga ng pagkakasala na yun. At ang bunga ng pagkakasala na yun, naging mahina ang ating laman. Naging mahina ang ating katawan. Naging mahina tayo sa tukso. Na kahit anong pagdadasal mo, hindi mo makiwasan. Nasisingit ang diablo. Makakaisip ka ng masamang bagay. Na kahit anong pagdadasal ka, maalala mo yung tao gumawa sa inyo, nalakit sa inyo, gumawa sa inyo ng hindi maganda, iinit ang ulo mo magagalit ka. Nagdadasal ka naman. That is because of the concupiscence. Hello po. Yung tipong tutok na tutok ka sa pare, nakikinig ka, inuunawa mo yung kanyang mensahe. Pero bakit ito yung kaaway mo, mawawala yung purpos mo. Concupiscence. Yan yung bunga ng original sin. Ang tawag niya ng originated sin. Yan po yung concupiscence. Ang definition po niya ng last definition, strong inclination to do evil. Kaya kung mapapansin natin, minsan mahina tayo sa tukso. Hello. Hello. Minsan gusto natin mag-fasting. Mark, tulungan mo ko yung araw mag-fasting ako. Magtatrabaho ka ngayon, iiwas ka pakain, iinom ka lang tubig. Idadating yung time, dadating yung point, mapapadaan ka sa masasarap na pagkain. Lord, konti lang mo. Give me sense. Kung minsan, mahina tayo sa temptation. Bakit nga, ang katawan ay mahina. Ito nga sinasabi sa Biblia, the spirit is willing. Gusto mo mag-fasting. Gusto mo iwas ang kasalanan. But the flesh is weak. Hello. Nakakasunod po tayo. So, ibig sabihin ka ba, bilang mga tao, minsan marunong talaga tayo. Magkakasala at magkakasala tayo. Dahil na sa concupiscence, strong inclination to do evil and violate the will of God. Kaya magbigay ng Panginoong Diyos ang kanyang buktong naanak na para ng Panginoong Jesucristo para tumusin tayo. Amen. Para sa paulit na natin pagkakasala, kapag tayo naman natin sa Kanya, mapatawad ng malinis pa rin yung ating mga kasalanan. Amen, Lord. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Amen. Nakakasunod po tayo? So, sabi po, no, ni St. Teresa of Avila, when you have received Holy Communion, close your bodily eyes so that you may open the eyes of your soul, then look upon Jesus in the center of your heart. Tignan mo si Kristo in the center of your heart. Sa pagtanggap natin ang banal na Ekaristiya, kapatid, hindi ang bodily eyes ang pinapagaling natin. Yung ating spiritual eyes. Spiritualize ang binubuksan natin. Bakit? Kasi sa pagtanggap natin sa katawan at dugo ng Panginoon, marami tayong biyaya na tanggapin mula sa kanya. Amen. Amen po ba? Ma-appreciate natin yung mga biyaya niya kung hahanapin natin si Kristo sa kaiputuran ng ating mga puso. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Marami sa niya, tipi ko ang nagtataka kung bakit sa kagitnaan, kalagitnaan ng ating puso,
sa division ng left and right ventricles sa upper and sa lower, bakit may maliit na space dun sa gitna na walang function? Kasi nga, in the deepest part of our hearts, doon na nanahan si Kristo. Space yan para kayo at kapatid. Amen po ba? So bilang magtatapos po, no? Ayan. In an ever-changing world, the Holy Eucharist is a constant reminder of the great reality of God's changes love. Ano po? In an ever-changing world, sa mundong ito, maraming nagbabago. Mabago-bago ang mundo. Mabago-bago ang trend. Iba na ang mga formahan ng 1990s sa formahan sa akin. Yes. Naalala ko po yung dati ko naka-highways pa noon. Naka-belly bottom, naka-belly na kapantalon. Ano po? Hindi ko naman ang tawag doon. Ang belly. Yan. Kapantalon ang pantalon. Pero kayo naka-skinny jeans na mga tao. So, kung doon, ang mga buhok talaga humiliating na kagano'n. Kaya yung puso nilang nakalugay, pahabaan, papulutan. Nag-iiba ang parang. Yes. Nag-iiba ang mga tao. Yung mga tao na hindi ka doon, kaaway mo lang yun. Yung mga kaaway mo doon, best friend na rin yun. Nag-iiba ang mga tao. Yung mga tao na nalang mga sexy, ngayon, sexy pa rin naman. Sexy na lang. In an ever-changing world. Kasi lahat ng bagay sa mundo ito, nagbabago. The Eucharist is the only constant thing. Pag sinabing constant, bagay na hindi nagbabago. The Holy Eucharist is not being affected by time. Regardless of what year, ang banal na Eucharistia at kamarang dugo ng Panginoon, it is meant for us to receive. Nagpotabi-receive, nagagamit po natin para sa kaligtasan natin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kapatid, huwag tayo magsasawa, tanggapin si Kristo sa banal na Eucharistia. Sabihin po ngayon sa katabi mo, kaya naman, huwag na tayong tamarin na magsimba para kay Lord. Amen po ba? Magsitayin po tayo lahat. So, bago tayo magtapos, mga kapatid, pagkakit tayo magbibigay. Alam niyo, napakaganda ng awitin. Inawit natin sa